Yun, good morning mga kapananok. Ngayon dahil wala tayong ride, walang pasok, lockdown. So, isi-share ko sa inyo yung kakainin ko ngayong araw. Ang breakfast ko ngayon is kamote. Yan. Guys, sa kamote may maganda sa katawan to. Pero dapat, alam mo rin kung paano kainin ng kamote. Kasi ang kamote is, pwede ka rin tumaba dito sa kamote. Eh dapat, alam mo yung pinapasok na carbs sa katawan mo. Kasi itong kamote, carbs to. Ayan. So, kung ikakain mong breakfast kanin or tinapay, dito ka na sa kamote. Kasi, ito yung sinasabing good carbs, kamote. Saka iniinom ko pala, coffee. Yung black coffee. Ito. Pagos na, oh. Saka nilalagyan ko rin siya ng coffee mate. Ha? Walang asukal yun ha, walang asukal. Kasi ang asukal is carbs. So, tataba ka. Mamaya papakita ko sa inyo yung timbang ko. So, may taba ko. Pili mo hindi pa eh. Deja ko lang, papakita ko sa inyo. So, bumili din pala ako ng red rice. Ayan. Red rice. Ano ba pinagkaiba ng red rice sa white rice? Ang white rice kasi is mabilis matunaw. What? What the fuck? Kaya mas mabilis ka rin magugutom. So, kakain ka na naman. Ang red rice naman is mabigat sa tiyan. Mahirap siyang matunaw kaya matagal ka rin magutom. Paano masabi? Kaya ito ini-record sa pang diet, red rice. Pero ang ginagawa ko kasi, sa tanghali lang ako nag-red rice. Sa tanghali. Sa gabi, gulay. Gulay na lang ako sa gabi. Tapos sinaluan ko ng konting breast. Pwede naman isda. Ano ko ba? Basta, kasi matutulog ka na lang naman eh. Tubig. Kasi yung ginagawa ko, pag nagigising ako ng gabi or matutulog ako ng madaling araw, kasi minsan marami tayong ginagawa. Nagugutom ako. Ang ginagawa ko, kinakain ko is orange. Orange ang kinakain ko. So yun, tapos uminom na ako ng tubig. So pinipilit kong hindi kumain para hindi tayo tumaba. Kasi sayang lang yung diet natin kung kakain lang tayo ng kakain. Ayun. So mamaya tanghali, papakita ko sa inyo yung kakainin ko. Magre-red rice tayo, tapos konting gulay, tsaka breast. Kasi ang gulay, guys, is carbs din yan. Pero yung tinatawag na good carbs. Pero kahit anong daming gulay na kinakain, is hindi ka tataba. Hindi ka tataba sa gulay. So kung Hindi ako kakain ng kanin, pero kakain naman ako ng tinapay. So yung tinapay kasi guys, yun ang pampataba talaga. Kasi kung magtitinapay ka, di magkanin ka na lang. So wag mong ipapalit yung tinapay sa kanin. Kasi yung tinapay, so parang tataba ka talaga yan. So, magtitinapay na lang ako. Hindi ako magkakanin. Diet kasi ako. Hindi ganun yun. Tinapay is, siyempre yung tinapay, marami na siyang mga epektos, mga dami na siyang hinahalo. Eh yun, tataba ka sa tinapay. So, kung magtitinapay ka, magkamote ka na lang. Kamote is good carbs. Sarap. Ang kapartner natin, black coffee na may coffee may. Wala kang sukal, ha? Yan. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo yung kakainin ko. Saka mamayang gabi. So, wala tayong ibang gagawin ngayon. Kundi, i-share yung mga kakainin natin. Kasi lockdown. 1 week lockdown. Sabi. Pero hindi ako masyadong naniniwala. Kasi alam ko, baka mag-extend pa yun. Pero wag naman sana.
Kasi kawawa naman yung mga kababayan natin na i-stop na naman sa trabaho. Tulad ko, kakapirma ko lang ng kontrata sa inubahan ko doon. Tapos bilang nag-lockdown. Doon sayang yung araw natin, sayang tumatakbong araw. Kaya yun. So, ganyan talaga. Simulan na lang tayo sa gobyerno. Biglang lockdown, one day palugit para makapag-grocery ka. Ang tanong, wala naman pang grocery. Yung bike ko, dito lang siya, ayoko mayakaw. So, nasa third floor kami. Ang ginagawa ko, inakay ko yung bike para iwas manakaw. Kasi pag nanakaw pa yun sa loob ng bahay nyo, ay, wala na. Ayawan na. So, shoutout sa mga tropa natin dyan. Shoutout sa tropa natin na hindi pumapayat. Daan-daanin nyo. Huwag yun ang bibiglain yung pagda-diet. Kasi, yung iba kasi, ay hindi ako kakain kasi diet ako. Ang diet, dapat, every 4 hours kakain or 3 hours, pero dapat alam mo yung carbs na pinapasok mo sa katawan mo. Kasi pag di ka kumain, gugutuhin mo sarili mo, hindi diet ang hanap mo. Sakit. So kumain ka. Gulay. Dabis ang gulay pang papayat. Kahit anong daming gulay kinakain nyo, hindi ka papayat. Maniwala ka man sa hindi. So, ginagawa mo! Maraming kasing tao na hindi kumakain ng gulay. Pero, isipin nyo ha, pag gulay ang pinapasok sa katawan nyo, diba? Tapos, karne, or kung ano-ano pinapasok sa katawan, like, bulalo, pasig canton, noodles, red doors. So, imagine nyo lang guys, yun ang pinapasok nyo sa katawan nyo. Tapos yun, ikumpara natin sa gulay. So yung gulay, alam naman natin yung gulay healthy. So kung yung gulay lahat yung pinapasok natin sa katawan natin is, di ba? Maganda. So, tatanda ka na healthy. Noon, tatanda ka na wala kang inihingan ng sakit. Kasi, bata ka pa lang, kumakain ka na ng healthy. Ayun. Ayos ba? Ayos. Ako kasi, tumaba ako. So, alas wala na akong liil. Tapos, may itim na yung liig ko dito. Maya-maya, nahihilo ako. Naglalakad lang ako, nahihilo ako. Papasok ako sa trabaho, nahihilo ako. So, iniisip ko, bakit nahihilo ako? Ayun pala, sobrang taba ako na. So, kasi yung mga kinakain ko dati, minsan nagluluto ako ng pansit canton, minsan tatlo, na may itlog. So, wala akong pakialam, di ko alam kung ano ba kakalabasan ng katawan ko nito, or ano ba yung kakalabasan ng healthy ng katawan ko. So, kaya lang ko ng kain, tapos kaya lang ko maraming kanin. Hindi ko naman malayan, sobrang taba ko na pala. Yun, gumating sa point na na-hospital ako. Kasi nga, nahihilo ko, sobrang hilong-hilo ko. Ayun pala, nasobran ako sa mga pagkain na hindi naman dapat kainin. So, dapat guys, alagaan natin yung katawan natin. So, yun, nag-reduce ako ng mga pagkain, nag-diet ako, nag-exercise, nag-bike. Kasi yung, kaya ako pinasok ko yung pag-bike, kasi yun ang reseta sa akin ni doktor. Mag-bike ka, tapos magbawas ka ng kanin, mag-exercise ka, lahat, mag-gulay. Ayun. Kaya natuto akong disiplina sa katawan. Ayun. Pumayat ako. Tapos, medyo tumaba ulit.
Tapos dito, nakilala ko yung coach ko. Si Coach James Bravo. Tatawag sa'yo, coach. Italiin siya sa... Tinilaan niya ako mag-diet. The best coach yun. Kaya kung magpapa-coach kayo, PM mo lang siya. Magpatulo kayo ng mga kakainin. So lahat ng tinuro niya sa akin is nasa mindset ko na. Kaya sinishare ko din sa inyo. So ayun. So mamaya papakos ako. Kung sa inyong lunch ko ha. Pag may time kayo, gayahin nyo. Pero dapat, parang lang gayahin. Hindi kayo, hindi yung diet lang kayo, isang linggo, dalawang... Ginagawa mo! So, kain na naman. Useless din. So, dapat may goal kayo sa katawan. May goal kayo sa katawan na, ay, gusto kong pumayat, ganyan-ganyan. Napakasarap nito. Saan ka kayo ng breakfast? Kamote. Kaya ako kung may orange pa. Naku, wala nang orange. Lugbos na nila. Ang ngayon ka kung kamote, tapos orange. Minsan kamote, itlog. Yung itlog naman, guys. Ay, may gumagapang. Sino yung gumagapang na yun? Kita ka rin sa camera. Gumapang ka pa. Ayun guys, yung itlog naman. Kaya kakain kayo na itong itlog. Gumapang. Yung isa lang dilaw yung kakainin nyo, ha. Okay, mataas din sa cholesterol yun. So, dapat yung white lang. Kumain ng white lang. At maraming tubig. Maraming tubig. Maraming tubig. Lalo pag kumain ka ng one cup rice. Pero dapat inumin mo yung tubig sa isang araw. Is 3 litro. O mas sigit pa. Para ma-burn nyo yung kinain ng carbs. Ayan. Piling ko pumayat na ako eh. Pero nga may magtitimbang ako. Saka makita nyo din. Baka sabihin nyo, may lang ako ah. Gago! So shoutout sa tropa natin dyan, si Steph, na nagpapapayad din. Kasama ko siya pagpapapayad dati. Pumayad siya. Ewan ko ngayon, tumaba din yata, katulad ko. Siyempre, enjoy lang natin ang buhay. So wag lang kukontrolin natin lahat ng mga pagkain. So pwede kang kumain ng kung ano-ano. Pero dapat, control din. So mas maraming exercise, mas maganda. Ayan. Lockdown tayo ngayon, guys. Lockdown. Shoutout sa mga tropa natin dyan na nawala ng trabaho. Okay, guys. Update ko kayo mamaya. A few moments later. Ayun guys, kakain tayo ng tanghalian. So ang pagkain ko ngayon is may saging ako. Saging. Tapos red rice. Ang ulam natin ngayon ay pinola. So yung gamit ko dito guys, olive oil yung pinanggisa ko dito. Para healthy. So kayong gagamit ng mantika. Alam nyo na yun kung ano yun. So ang gagawin ko, iinom muna tayo ng tubig. Malamig na tubig. So guys, ang tubig is walang calories yan. Pero, merong alin dapat gawin sa pag-inom ng malamig na tubig.
So kung kakain ka ng bulalo or mga masebo, huwag kang iinom ng malamig na tubig kasi yung cholesterol niya is magbubuo sa iyong katawan. So mas better kung iinom ka ng maligam na tubig kapag kakain ka ng masebo. Pero ang tubig guys, wala siyang calories kaya hindi ka tataba sa tubig. Tubig is life. Ayan. Tinola. Sarap ng tinola. Ayan. Ito ang kanin natin ngayon. Red rice. Ayan. Ayan tayo. Mamaya papakita ko sa inyo yung kilo ko. Actually, nag-kilo na ako eh. Ha? Ito ang kilo ko ngayon. Guys. Ayan o. Oh. Yan ang kilo ko. Mamaya papakita ko sa inyo yung dinner natin. Ayan. Sili guys, isa rin sa maganda sa diet. Sili. Pag diet ka guys, huwag mong gutumin yung sarili mo. Kasi hindi diet ang hanap mo, sakit. Ayan. Hap. Nakalimutan ko pala. Inom muna dapat tayong tubig. Para mabusog tayo agad. Para hindi makakain ng marami. Tsaka iba guys yung mga nagda-diet. Pero na-experience ko na rin yan eh. Yun, nagda-diet ka tapos bigla kang ginagawa mo. Masama yun. Kasi pag mga ganun, pag nanginginig ka na sa gutom, mapapakain ka ng marami. Kaya tulad ng sinabi ko, hindi mo kailangan gutumin yung sarili mo. Kung kaya mong kumain ng every 3 hours, 4 hours, kumain ka. Pero iwasan mo yung mga matataas na carbs. Kasi tataba ka nun. So pag busog na, tumigil na. Kasi, masasobrang ka sa calories. So dapat alam mo yung calories. Pag next time, tuturo natin yung calories in, calories out. Tuturo natin yan. Dudemo ko sa inyo kung paano kainin yung mga ganun. May kiloan din tayo, timbangan. So next vlog, next vlog. Turo natin. Anghang. Yan guys, tuturo ko sa inyo mamaya yung dinner natin ha. I'm sure gulay tayo mamaya ang gabi. So, thank you. Yun. Dinner time. So, tulad ng dati, walang kasawa-sawang repolyo. So guys, yung ginawa ko sa repolyo, ginisa ko lang siya. Nagyan ko siya ng bawang, sibuyas. Tapos sinawagan ko siya ng breast chicken. Sarap sa ulam namin yun, adobong manok. Kaso bawal yung soya. Bawal ang toyo kasi maalat siya. So, nakataba ka sa toyo. Ayun guys, kain tayo. So marami to. Hindi ko ito kayang umusin. So yung kalahati, pagkain natin mamaya. Pag nagutom. Tama, tubig-tubig lang. Ayun. Yung kilo natin kanina is 82. So nabawasan na tayo ng 4 kilos. So 1 week, nag-loss agad tayo ng 4 kilos. Di ba? So tsaga-tsaga lang. Hindi naman kasi yan nabibigla eh. So magda-diet ka ngayon, hindi naman bukas, payat ka na. So tsaga-tsaga lang. Kung gusto mo talagang pumayat, mag-diet ka.
So kaya nga, may disiplina ka sa katawan. Like gulay. Gulay, papayat ka talaga. Napakasarap ng gulay. Guys, yung panggisa natin, dapat olive oil ha. O pwede rin coconut oil. Para pumayat ka. Kasi yung mga sa labas na bibili, fishball, kwek-kwek. Masarap naman siya talaga, totally. Pero ang inisip po siya natin doon, yung mandikang ginamit. Tsaka may arena kasi yon, yung kwek-kwek, may arena yun, kaya hindi rin siya pili sa mga nagda-diet. Yung guys, kung may natutunan kayo sa video natin, please like and subscribe. I-click mo na rin ang bell button para laging updated sa ating mga video. So, yun. Kain tayo. So, bye-bye!